simula siya ng mga posibilidad dahil hindi pa po namin talaga gagap kung anong meron sa kultura ng Pilipino dahil lahat kami halos exposed dun sa mas kanluranin na edukasyon. We went to meet Reina Yolanda Manalo, a high priestess, or in the Philippines we call them Ababaylan, because of the conversation we had with Catherine Diguia, who is a practitioner of Filipino psychology in the Philippines. Kaya kanina ilakad ko, the whole idea of meeting her is based on a kind of a desire, I think, that as an artist, I think you get into a period wherein you question the knowledge and the exposure you have. Pag mag-move ka, never mong unahin yan. Kasi yan ang kahinaan mo. Ito pa. Ha? No, hindi. Huwag ganun. At huwag ganun. Sa side ka. Side mo na. Bago mo, i-ganun yung back mo. Yan. Sige pa. Kaya pala, favorite ko utak. Yan. Side. Side. I am impressed about her understanding of a bodily knowledge, which I think is important for a dancer to understand. Just by seeing the exercise, how Apo Yolanda could seemingly understand some basic idea or essence about who I am. Kaya gusto ko ang lahat ng katutubo magkita-kita kasi nasa kanila ang kalihiman ng kalikasan. Magkakaiba sila. Itneg, saan na ba kayo? Itneg, Igorot, Manobo, sige. Sabay-sabay kayo. Yung masyadong mabilis yung ganun niya, yun yung sa hangin. Ha? Yun yung sa hangin na may kasamang, kumbaga sa ano, lupa, hangin at lupa sila. Yun yung dig. Hindi po ito gawa. Wala pong steps. So bubuin ko lang habang habang nagpe-play. Kung gusto nyong sumali, dahil free for all talaga ito, pwede kayong sumabay, pwede nyo akong samahan. Thank you.
Nakita na yung movement harap ng mga buto-buto mo ito. Ito yung sa hangin. Ito yung sa tubig. Ito yung sa araw. Ito yung sa lupa. Bawat isa niyan, may kasaysayan. Napakadami. Kaya, hindi kaya ng isang ano lang. Hindi kaya. Mapunta ka na sa buhangin, iba-iba ang ano ng buhangin. Sa karagatan, iba-iba ang mood ng karagatan. Sa bundok, iba-iba rin ang mood niya. Di ba? Well, hindi pa po ito lumabas noon na pare-pareho ang lapad. At ang rule din niya po, ang prinsipyo ay kung paano nagtra-transform ang hugis base sa tubig, sa hangin, sa lupa, at sa apoy. So dun po sa prinsipyo ay parang may Asian perspective po siya, pero Amerikano po siya. So para pong ang pakiramdam po namin mukhang nagmi-meet po yung mga paniniwala o pilosopiya ng East, kung ano man pong tawag natin, indigenous at art or indigenous at science. Kung napapansin nyo, meron na tayong tinatawag na global warming, global crisis, nagbabago ang panahon, na hindi na nga maintindihan ng tao, lalo na ang siyensya. Hindi na maintindihan kung ano yung mood ng kaligasan. Pero ang hindi nila alam kung ano yung i-release ng tao, mood niya, at pag samasamahin mo, yun din ang mood ng kaligasan. Kaya pag sumayo kayo, kung ano nasa loob mo, lalabas mo. Diba? Yun ang gusto ng kaligasan at ng kapangyarihan. It is a reminder, having that conversation with Apoy Yolanda, in fact, gives me an even deeper power or drive to actually pursue that no matter how difficult it is, no matter how frustrating it is to actually be in the studio every day, working for 8 hours, just finding it. In this residency, I think that is also basically what the everyday work is all about, to actually discover the design of a new dance system that is specific to this period. Para mawala yung mga negatibo, magpakatotoo kung baga salitang tao. Magpakatotoo na ngayon. Huwag ka mangopya, huwag ka umuri ng hindi iyo, sapagkat may sariling disenyo nakatakda para sa iyo. May kanikanyang misyon ang bawat isa. May kanya-kanyang kulay, may kanya-kanyang kalaon.